So this time, pag-usapan naman natin yung control engineering. So, what is the control engineering is all about? So basically, the control engineering can be illustrated in a simple diagram. So first, we have the system. An input and also output. So these three are basic components that what is the control engineering is all about. So we have the system, input, and the output. So now, bakit nauna natin yung system bago yung input saka output? Kasi itong system natin, ito yung controller natin. Then ito yung input, yung pressure or yung temperature na kailangan natin i-control by means of controller. And then ibabato ng controller doon sa desired natin na gustong pressure na kailangan natin i-control, or yung temperature na kailangan natin i-control. Dadaan dito sa system. So ngayon guys, dito sa barko, mostly no, dito sa engine room, ay equipped with a control system. So example na i-control natin na pressure is yung boiler. So yung pressure ng boiler natin, isip natin sa 7 kilogram. Then, the existing pressure na pinoproduce ng boiler ay ibabato natin sa dumping valve using the controller. And then, next is yung pressure ng fuel system natin. Pupunta sa main engine, pupunta sa generator. Kailangan natin i-control yung pressure by means of controller. Anong pressure yung kailangan natin na i-control? Galing dito sa input. Doon sa output, kailangan natin i-control siya sa gusto natin na pressure. Next example is the main engine jacket cooling system. So, bakit kinokontrol natin yan? By what? Kasi yung main engine jacket cooling system, i-control natin sa normal na temperature para hindi magkakaroon ng moisture doon sa cylinder liner natin. So, kailangan i-control natin sa normal na temperature. Normally, ang setting natin sa jacket cooling ng engine is from 85 to 90. Doon sa mga ME engine, usually the setting is 90. So that is the normal temperature of main engine during underway or sea passage. So yan ang kinokontrol natin gamit ng control system natin. Then next, yung low boil cooler natin. Kailangan natin ipokontrol siya sa temperature na gusto natin. Mostly, na temperature natin is 45. So, kailangan yung temperature ng low boil cooler natin na kukontrol natin sa 45. Nothing less. Hindi tayo tataas doon. Kailangan yun lang talaga yung ipokontrol natin sa normal na condition ng main engine. Then, next is yung steam supply. For example, doon sa whistle tank natin, kukontrol natin yung steam supply papunta doon sa whistle tank natin para ma-maintain natin yung temperature na gusto natin. Example, ang temperature natin para pumulo yung whistle natin is 120 degrees. So, hanggang doon lang tayo. Hanggang doon lang yung i-control natin para pumulo lang yung whistle natin. So, anong nakukontrol gamit yung controller natin? So, doon sa mga pressure and temperature natin, guys, na kailangan natin i-control is equipped with a controller. Iisa lang yung controller natin sa ibang-ibang klaseng pressure tsaka temperature, kung anong klase man yan. So, lahat yan is equipped with a controller. Pag sinabi natin control system, wala nang
tao na pupunta doon sa local client para isip natin kung ano yung control na gusto natin. So by means this controller, nakukontrol natin ang mga pressure and temperature natin nandun sa engine room without the engine crew na pupunta doon sa local site. So ito siya, automatic na, hindi na natin kailangan puntahan. Nakukontrol niya yung pressure and temperature by itself. The one example guys is yung ating controller. So dito, and then meron dito, ito yung indicating scale or yung setting natin kung ano siya, temperature ba siya o pressure. Hindi namin dito sa taas, meron tayong arm. Meron tayong arm. So dito guys, sa dalawang arm na yan, isa dyan yung set point. And then ang isa dyan is yung indicating ng temperature mo or yung pressure mo. This is the example. Ito yung isa natin. This is the red. No? Ito yung pula. So ito yung set point natin. Then itong itim, ito yung susunod doon sa set point natin. So dito guys, sa gilid na yan guys, mayroon ditong dalawang slot. Dito sa slot na yan, may arrow yan dyan guys, na itong mga arrow na yan guys, ay tumatakbo up and down. So ito yung, dito banda sa left side guys, ito yung indicator ng control valve natin. So example, pag umakyat dito yung arrow, it means yung control valve natin nasa full position or malalaki yung bukas niya. No? Then, dumating dito sa gitna, it means yung open position ng control valve natin is 50%. So, that is the indicating of our control valve. So, hindi mo na kailangan pumunta doon sa local side guys para titingnan mo kung ano na yung bukas ng control valve natin. Kasi dito pa lang makikita na natin yung position ng control valve natin. Dito pa lang sa controller na yan guys. So, then, dito naman sa kabila guys, ito yung pressure na sinisit natin para isusupply dito sa loob ng control valve. Yung mga component na kailangan ng air pressure. So ito yan. So galing diyan guys, mayroon tayong pressure regulating valve. So dito natin kinokontrol yung pressure na isusupply natin dito guys. Ilan yung required pressure na kailangan isupply natin dito sa loob ng controller natin. So now, pag-usapan naman natin guys yung mga component na nandun sa loob ng controller. So, alisin natin itong cover guys. Alisin natin yung cover ng controller. Yan. So, assuming, wala na yung cover. So, dito sa loob ng controller na yun guys, dito sa ilalim, mayroon tayong spiral bourdon tube. Spiral bourdon tube. Yan. Then, mayroon siyang link. Then, yung link na yan, akyat dito yung arm dito sa control line guys. Yan. Then, galing dito naman, pupunta yan doon sa proportional band natin. Yan, pupunta yan doon. Ito yung proportional band. So, doon sa loob ng controller guys, mayroon niyang dalawang seating. No? Minsan, sa mga lumang barko, mayroon pa itong tatlo. So, dito, una dito guys is yung proportional band, PI action, and then PI and derivative action. Yan, tatlo na yan. No? Proportional band, PI action, then PID, proportional integral derivative action. So, yan ang dandyan sa taas guys. So, dito guys,
sa spiral boarding tube, mayroon itong connection galing doon sa kung saan yung temperature or pressure na input natin. So example, andito yung example temperature, guys. So mayroon yan ditong link, papunta yan dyan. Then ito, mayroon yang sinching valve, no? Mayroon yang sinching valve dyan. Yung sinching valve, guys, is equipped with mercury. So ngayon, pag may tumaloy dito na mainit, no? So mag-i-expand yung mercury, akit yung mercury, papunta dito. Then, itutulak niya yung boron tube. Then, yung boron tube, yung spiral boron tube, mag-i-expand. So, pag nag-expand niya, guys, itutulak niya itong arm na yan, akit dito. Then, dito, makakonekta, itutulak niya dito sa proportional valve. So, dito sa likod ng proportional valve, guys, mayroon niya doon na nozzle. And then, nandun na rin yung flaps na nagsasara ng nozzle. So, doon sa likod na rin, guys, ito yung proportional valve natin. Nandito sa likod, nandiyan yung nozzle. Then, nandito yung flaps. Ang function nitong proportional valve, guys, is the distance ng nozzle natin sa flaps. Yun yung function niya. Yan yung trabaho niya, ilalapit niya o ilalayo niya yung distance ng nozzle doon sa flaps natin. So, ito yung flaps. So, ngayon guys, yung complicated. Kasi sa harap nito guys, ng proportional valve, mayroon tayong direct, mayroon tayong reverse. Kita nyo yan guys doon, no? So, title niyan is yung pangalan na proportional valve. So, ngayon guys, itong direct tsaka reverse, ito ay nagdidepende doon sa diaphragm ng control valve natin. So, example ng direct, ito yung control valve natin. Dito yung spring, no? Nandiyan yung handwheel. Pasensya na guys, medyo mahina tayo sa drawing. So, ito yung control valve natin guys. Example lang direct, yung supply ng hangin natin na nanggagaling dito sa control natin guys is nandito, no? Nandiyan siya sa taas. Nandiyan sa taas yung example ng direct. Ngayon, pag reverse naman guys, ang supply ng hangin is nandito sa ilalim. No? Nandiyan sa ilalim. Nandiyan nakakabit yung pipes na nanggagaling dito sa controller natin. No? So, pag makita tayo sa barko, titingnan natin kung saan nakaposisyon yung proportional valve natin. Nasa reverse ba siya? O nasa direct. Ngayon, tingnan natin yung diaphragm ng control valve natin kung saan nakakabit yung copper tube natin na supply galing dito sa controller natin. So, dyan natin ma-identify kung ano yung position na ilalagay natin dito sa proportional valve. Dito sa gitna na yun, guys, mayroon dyan yung nozzle cleaning. Pag inangat mo yung screw na yun, guys, lalabas yung hangin, ililinisan niya itong nozzle kung mayroong dumi yung nozzle. So, that is the basic knowledge guys na sishare ko sa inyo para ma-identify natin kung ano ang function ng mga component na nandun sa loob ng controller natin. Then, mayroon na naman dito guys sa gilid. Mayroon yan dito aluminum, no? Yan dyan sa gilid na yun guys. So, ito guys is yung bellows. Bellows ito, no? Dito ang reverse
And then, dito ang receipt, ang proportional receipt. So, ito yung bilos natin, guys. Diyan sa gilid niya. So, ito, ang function nito, guys, is, ano tayo, parang CISO, no? Function yan, guys, nakarin yan, no? Ang function yan. Ngayon, pag naglalagay tayo ng pressure dito, so, ang position niya is, dala nito. Ngayon, para makuha natin yung, mabalik natin siya sa zero, ito naman ang trabaho nito, guys. Itong trabaho ng bilos na yan. Ibabalik niya ngayon, kukuntrahin na naman niya dito, guys. Kukuntrahin itong path dito, ibabalik niya para ang ano natin is magiging zero. Yan ang trabaho ng dalawang bilos na yan, guys. So, ito ngayon, guys, yung laman ng controller natin. So, ngayon, guys, pag-usapan na naman natin yung trabaho nitong flaps sa kanusol. Ano ba ang purpose nito? Bakit meron siyang nozzle tsaka flaps? So, ito na lang ngayon, guys, yung i-demonstrate natin. So, ngayon, guys, tanggalin muna natin ito para medyo maliwanag. Medyo habaan natin itong, ano, guys, itong araw para medyo, ano, medyo klaro, no? Dito, nasa zero position. Example, nasa zero position. Then, ito ay nasa 50, no? 50. Yung dulo niya is 100. Example lang yan, guys. So, ngayon, ito yung set point natin, guys. Ito yung set point natin. Yung red na R. Then, ito yung black. Ito yung pupunta dyan. Kumbaga, hahabol dyan sa gusto natin na set point, no? So, ngayon, ang trabaho naman itong muscle, guys. Tsaka flaps. So, ito, guys, pag sinara na ng, ano, pag sinara na ng flaps, no? Pag sinara ng flaps yung nozzle, so, wala nang hangin na lalabas dyan sa nozzle, guys. So, ibig sabihin, ang hangin, papasok doon sa relay, yun ang relay, pupunta dito sa make natin. Then, ito, guys, ito yung susunod dyan, kasi sinara natin yung hangin ng nozzle, no? So, wala siyang singaw. Ito tulak ngayon ng relay. Ito, papunta dito sa set point natin. Ngayon, pag dumating na ngayon yung araw, guys, dito sa set point natin, pag dumating na dyan, no? Kumbaga, parallel na silang dalawa. Bibitaw yung flaps, guys. Bibitaw yan. Lalayo siya sa nozzle. Yan, lalayo siya sa nozzle. Yan ngayon maglalaro yung dalawa. Nozzle sa kayo. Ano natin, indicating skill natin. Ngayon, ito siya, guys. Medyo, hindi ito masyadong malayo. Malapit lang ito siya, guys. Ibig sabihin, sisingaw lang konti yung hangin. Kasi, pag masyado siyang malayo, no? Sisingaw yung hangin. Ang mangyayari, babalik yung indicating skill natin dito sa baba. Or, magkakaroon siya ng hunting. No? Kasi ang mangyayari, ang laro ng flaps is lapit, layo, lapit, layo. So, yan ngayon niya. Indicating natin na nakikita natin na nag-hunting yung arm natin. Yung indicating skill natin. No? Kaya ang nangyari niyan, guys, dahil dito sa proportional ball, ilalapit natin kunti yung flaps. Ilalapit natin para hindi siya magkakaroon ng hunting. So, pagka medyo bumaba ng kunti, isasara niya. No? Isasara niya. Pagka umabot siya sa
normal. I-detach niyo yung flaps. So, yan ang function ng nozzle and flaps dito sa controller natin. Ngayon, ito naman guys, yung distansya ng nozzle tsaka flaps, nagdidepende yan dito sa ating proportional band. Yan guys, so ang sitting natin kailangan hindi masyadong malayo doon sa flaps, no? Normally, na sitting natin dito sa barko is 0.25 below, hindi 0.25 above, no? Kasi pag lumayo ka na, magkakaroon na ng hunting. Ngayon, dito naman guys sa PI, yung PI, ang trabaho naman ng PI guys, receipt, yung receipt point natin, yung action niya na para ma-avoid niya yung hunting, kailangan medyo layuan natin yung sitting. So, nandito naman, makikita naman natin yan pagdating natin doon sa physical kung ano yung normal na sitting natin. Then, dito naman sa PID, proportional, integral, derivative. Ito, kailangan lapitan natin yung sitting niya. No? Lapitan natin para hindi rin siya magkaroon ng hunting. So, ito guys, yung PID, normally, nasa lumang barko na yan. Sa mga bagong barko, nowadays, mga bagong labas, wala na yan. So, dito, ano na yan. So, palagi dalawa na lang. So, yan yung basic principle ng controller natin. Kung paano nagtatrabaho yung mga component na nandun sa loob. Pinaliwanag ko lang ito sa Tagalog kasi medyo mahirap ipaliwanag sa English, guys. Medyo mahirap ipaliwanag sa English. So, I speak in Tagalog because ma-explain ko ng maayos kung nasa Tagalog. So, ito na yun, guys, no? Ito na lahat yung principle na control system natin. So, I hope na nakuha nyo. So, ngayon guys, titingnan natin doon sa physical kung paano nagtatrabaho ang mga component na nandito sa loob na controller natin. So, yan guys, as you can see, pag ginagalaw natin yung rib na arm, gumagalaw din yung arrow doon sa gilid, no? Ay, yung arrow na yan guys, that is the indication of control valve natin. Yan, pag inangat natin yung red, mataas doon sa black, binubuksan niya ng malaki yung valve natin. Then, pag binababa natin yung red doon sa black, sinasara niya yung control valve. So, that is the function ng control valve natin. Yan siya guys, no? Dito sa left side, yan yung controller natin. And then dito sa right side, yan yung control valve natin. So, as you observe guys, no? Pag ginagalaw natin yung red, gumagalaw din yung control valve. Yan guys, no? Yan. Nagpulo open siya. Then pag binababa natin yung arm ng controller sa zero, bumababa din siya. Magiging zero siya. So, ang movement nitong control valve and din dito sa controller is synchronized. Yan guys, as you can see, no? Parehas yung galaw niya, no? Pag gumagalaw yung dito sa left side, gumagalaw din yung doon sa right side, no? Halos synchronized yung galaw nila. So, that is the controls, guys. Yan yung ibig sabihin ng controls. Kino-control niya yung control valve doon sa desired natin na kailangan. Okay guys, nandito na tayo sa physical appearance ng controller component. So ito yung bourdon tube natin guys. Yan siya, no? Then makakonect yan doon sa linkage. Then galing doon sa link, papunta siya sa measuring link. Then aakyat siya doon sa
indicating and seating mechanism. Galing doon sa seating mechanism, pupunta siya doon sa likod ng proportional band. Kung saan nandoon yung flapper. So, yan siya guys, no? Yan yung appearance ng sa likod ng proportional band natin. So, nandyan yung control ng flapper nozzle natin. Yan siya guys, no? Yan, sa likod na yan. Nandyan yung nozzle, and then nandyan na rin yung flapper. So, ngayon guys, nandito naman tayo sa harap ng proportional band. So, ito yung seating ng proportional band natin. Nasa reverse siya. And then, doon sa taas is direct, no? Yan, sa labas na yan. Yan yung pangalan ng proportional band. And then dito naman sa kabila, yan yung receipt time natin in minutes. So naka-seat siya sa 0.2 minutes yung receipt time natin. So dito sa gilid, wala na yan guys, no? Kasi bagong barko na yung meron tayo. Then ito naman guys, is ito yung orifice cleaning push button. So yan sa gilid na yan. And then sa likod ng push button na yan guys, nandyan yung bilos natin. Yan, yung receipt bilos and proportional bilos doon sa ilalim. Dito guys, sa gilid na yan, sa left side, yan yung proportional lever. Yung lever na yan guys, nakakonekta yan sa gitna ng dalawang bilos. Galing doon sa receipt bilos, din doon sa proportional bilos. So, nasa gitna nakakabit yun guys. So, dito naman guys, sa chamber na yan, dyan nakakabit yung indicating and seating mechanism. Yung seating knob natin. So, dyan lahat nakakabit yan. Oh, nakakonekta yan guys. Oh, napapansin natin, andyan sa likod, yan lahat nakakonekta. Din dyan sa likuran banda guys, sa napapansin ninyo, mayroon siyang rubber hose. Nakakonekta sa proportional band din doon sa receipt seating natin. So, yan yung air supply na nanggagaling doon sa control pressure natin, doon sa pinakailalim. Yun sa right side na yan guys. Yung chamber na yan guys na dyan naka-indicate yung control valve natin. Doon sa right side na yan guys, yung arrow na sa taas, yan guys, yan yung control pressure natin ng air supply. So yan guys, no, dyan sa area na yan. So dyan ang gagaling yung air supply papunta doon sa mga component na nakakabit doon sa ating controller. So, ito na ngayon guys yung laman ng controller natin. So, yan lahat yung mga component na nagtatrabaho para makontrol yung desired na pressure or temperature na gusto natin. So, ngayon guys, sa left side, makikita natin yung response ng flaps pag inagalaw natin yung controller natin doon sa right side. Yan, nag-open and close yung flaps, lumalapit siya sa nozzle. So, yan ngayon ang laman sa likod ng proportional band natin, guys. Nandyan yung nozzle, nandyan yung flaps, then nandyan na rin yung lever na nagpapagalaw sa flaps natin. Yan yung nag-open and close ng flaps natin para lumapit doon sa nozzle. So, as you observe, guys, gumagalaw yung sa left side, yung control lever ng flaps natin. Yan guys, parang plus. So, yan ngayon yung nag-i-slide doon sa lever ng flaps natin para lumapit yung flaps doon sa nozzle. As you can see guys, yung rod na naka-horizontal position, that is the control lever ng flaps natin. Yan ngayon yung nag-i-slide doon sa base ng flaps na naka-vertical position para magbubukas or magsasara yung flaps doon sa nozzle natin. Pag nag-slide pababa itong control lever, binubuksan niya yung flaps or nilalayo niya yung flaps doon sa nozzle. Pag inaangat naman guys, nilalapit niya yung flaps doon sa nozzle or sinasara ng flaps ang nozzle. Ngayon, itong flaps, gumagalaw ito based doon sa command galing doon sa control mechanism natin or doon sa control knob. Pag ginagalaw natin yung knob, yung red arm na ginagamit natin sa set point, yan gumagalaw din yung flaps natin guys, base doon sa
control lever na gumagalaw galing doon sa control knob natin. Thank you guys for watching, and I hope you learn something from this video. And for those who have not yet subscribed, please subscribe and like, and don't forget to hit the bell button below so that you will be updated for my next videos. Thank you and God bless.